Hello, good morning. So, mayroon tayo ditong i-repair na laptop. So, magandang umaga ngayon. Ngayon ay April 26. April 26, 2021. April 26, Monday. So, yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo may i-repair ngayon na laptop, ang HP. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I-update para updated kayo sa ating mga in-upload na videos. Click niyo na rin ang notification bell para may notification na lumabas sa inyo. So, ayan, simulan na natin. I-re-repair. So, ito yung i-re-repair natin. Ayan. HP laptop. So, dinala lang sa atin ng customer. E-light book. Ayan siya. E-light book 840. So, ayan yung ano nyo. Malito 20 naman siya. Auto bolt. Check natin kung ano problema. Check. Power natin. Ilaw ng keyboard. Display, waiting, display, 2, 3, so may tatlong blink siya dito, tapos scroll, nagbiblink din, tatlo, 1, 2, 3, so nagbiblink siya, so buksan natin ngayon siya, check natin kung ano problema. So, nagbi-blink siya, walang display. Ayan. Sa inyo siya, walang display. Check natin kung bakit siya walang display. Sira ang keyboard, napres ang BIOS. So, buksan natin siya. Tayo ko na. Force power natin. Force power off. Buksan ko siya. Galing ko lang yung mga tornilyo. Pilira. So, wala na siya dito ng ano. Binaksan. Tanggal siguro na naglag. Bali, ito na lang meron. Tanggalin ko lang yung mga tornilyo niya. Ayan, bali. Natanggal ko na yung tornilyo. So, ano natin yung lock dito. May lock dito siya. Lakan natin yung board. So, una natin gagawin, remove muna natin ang hard disk para sa testing ng memory. Kasi, check natin yung memory, may blinking siya na 3 blinks. So, just try natin sa linisin ang RAM. Ang 3 blinks eh. So, pag ganito, nagda-diagnose tayo ng ganitong ang error, kailangan naman na natin tanggalin yung hard disk niya para yung program niya hindi masira. Hindi ko siya mas tanggal. Sikutin. Base sa design, ito yung hard disk. So, kailangan natin tanggalin yung kanyang baterya. So, may lock siya. Kailangan natin siya i-unlock. Ito. Ito. Ayan. Kailangan natin kasi tanggalin ng hard disk. Ayan. Kailangan natin matanggal ang baterya. Ayan. So, kailangan natin siyang tanggalin itong hard disk niya para hindi masira yung operating system pag tayo nagtitesting ng kanyang RAM.
Lagi niyong gagawin yan, ganyan lagi, first step. So, ayan. So, linisin natin siya. Para matesting natin. So, mayroon siyang ano dyan, oh. Mayroon siyang SSD na into type. Pwede siya. Alit lang tayo ng eraser. Erasin lang natin yan dito. Erasin natin. Para hindi tumulo sa board. Erasin lang. Lagi gagamitin yung eraser. Huwag kayo gagamit ng liha. Kasi nakakita ako ng gumagamit ng liha. So, wag, hindi yun sa advisable. Kasi gold po yan. Masyadong matalas ang liha. Masisira yung gold. Eraser lang sapat na para malinis ang dust na nakakapit sa memory. Ayan, pagkatapos balik natin siya, dinetesting uli natin. Make sure hindi naman magkakabaliktad kasi yung isa maliit yung isa malaki. Ayan. So, try uli natin. So, gamit na lang tayo ng charger para sa testing. Sinaribod natin yung kanyang charger, plug natin and check power na siya. Ayan, so makita nyo po may display na siya, so may guhit din siya. Ayan, ayan, so ayan display. Ayan. Pwede may nakita tayo, may mga guhit-guhit yung LCD. Okay na siya, patay na natin wala. Dahil nasa to process tayo ng testing, ito naman isa, i-erasin ulit natin siya. Gamit ulit tayo ng eraser. Siyempre, ingatan nyo, kailangan malambot lang yung eraser. Kasi may mga piyesa yun dyan sa tugiliran, no? Mga madali. So, masira. So, 3 blink siya, ano po, kanina. Nakapansin nyo ba? 3 blink sa keyboard at saka sa numlocks at caplocks. Capslock. At saka numlock. So, linisin lang natin yan. Tapos, tingin natin yung dumi. Ibalik ulit natin siya para matesting. Yan. Siyempre, angat lang natin ganyan para makita natin kung uusok. Then, maagapan natin matanggal ang charger. Laguli natin ang charger. Ayan. So, umikot na. Ayan, may iguhit siya. Okay na. May display na. Ngayon, balik na natin yung kanyang ano. Ang hard disk at battery. Siyempre, crossbow natin natin ang power. Ito. Para mamatay. Okay lang yan, bunot. Bunot saksak kasi wala naman na yung bat ito. Ito yung mahalaga, masisira kasi yung operating system natin. Kapag siya nakasaksak at pinunot niya yung power. So, balik na natin siya. Tapos, balik natin yung battery. So, nabasa. Basa ba siya? Ay. So, medyo masakla po. Ang naging problema niya is nabasa. So, natuluan po siya. Kansin na, ngayon ko lang siya napansin. Din basa din dito sa kanyang. Ayan. Basa siya, oh. Ayan. So, may tumulo po sa kanya. At ang keyboard niya ay nabasa. So, medyo masakla po yun ito. So, nabasa siya. Kailangan natin siya. Design. So, yun ang pagkakabasa. So, kailangan ko po siyang baklasin. Para sa checking. Kasi basa yung keyboard. So, kailangan natin siyang
linisin. So, dapat hindi pula natin nasin siya nabuhay. Water damage pala siya. Okay. Kasi may ano siya, corrosion. Sasha. Oil yung nakatapon sa kanya. Mukha namang hindi sa ibabaw pumatak. So, nabasa po siya. So, kailangan ko talagang tanggalin ang keyboard. Para ma-quick at ma-check natin maklini. So, remove ko lang siya. Keyboard, ito ang keyboard. Tapos ito. Tapos ito. So, remove ko lang siya. Tungin natin ang keyboard para makita natin kung nabasa. Sikutin natin kung matatanggal. Natin siya ma-check kung nabasa kasi mukha nabasa eh. So ayan, may water damage po siya. Natuluan siya ng tubig. Ayan, tunog natin. Ayan, water damage. Kita ba? Ayan o. Natuluan po siya ng tubig kaya siya nasira. Buti na lang, nabubuhay pa. At mukhang oil lang yung natapon. Malagkit siya. Ulit lang tayo ng tissue at alcohol. Damage. Mahabang gawaan. Mapaklasin ko ba siya? O hindi? Kasi mayroon problema itong kanya ano. Mukha ko siyang baklasin, linisin. So, kailangan ito. Pamacheck ko rin. Kasi nabubuhay naman siya. Sayang. So, baklasin ko muna, linisin ko. Tanggalin ko yung mga tornilyo. Ayan. Tanggalan natin. Kailangan ko check ang water damage. Hindi naman masyado nabasa. Okay.
dumaan siya ay sa yung langis-langis yung tumulo. Dumaan siya sa touchpad. Ayan yung oil niya. Siguro susi ito. May oily lang siya. Well, hindi naman siya namalmaan. Ibalik ko na. Okay pa siya. Wala naman na ng board. Walang corrosion. Ano lang. Hindi na masyado napasok ng ano, oil. Kunti lang yung meron ng oil. So, hindi na masyado magkano na malumaan. So, check ko naman battery. Yung battery, baka ito ang tumutulong battery. Baka sira na ang battery. Check natin. Kasi minsan, pag sira na po ang battery, tumutulo po siya. Kasi may na-repair akong ganito eh, sa brother na printer eh. Yung battery pala yung sala rin, tumulo. So, sira yung board. Ayan o. Baka tumutulo na. So medyo malapot kasi yung ano niya eh. So balik ko na lang siya. Ayan. Ayan na natin. Tignan natin siya kung tama. So, tanggalin ang board. So, okay naman yung board. Ayan ay balik ko na. So, hindi ko pala siya, parang del yata ang sinasabi ko sa kanya kanina. So, hindi po siya del, ano po, inawin ko lang. Hindi po siya del notebook. So, del yata yung nasabi ko kanina. Parang ngayon ko lang napansin na hindi del itong ginagawa natin, kundi ito ay HP. HP Elitebook 840. So, yun, inawin ko lang ano. Balik ko na siya.
Yan, pauna na natin. Malaki niya isipin, nag-uhit. Iyaw ang ating keyboard. Balik ko natin. Easy lock lang siya. Ayan, bubukas na. Kaya na lang natin mabukas. So, may tama lang ang kanyang LCD. So, okay lang yan. Basta naman natin sa customer kung bakit. So, ayan ko lang naman siya nakita. Ayan. Okay na. Oh, ito may lang pala kanya. This is HD. Ito lang naman sa side na to. Ingat-ingatan lang, baka dumuplas. Tumama sa boot. Ang screw. Spark yan. Kasi buhay ang ating unit. Keyboard. Buhay ang ating unit. Kaya be careful. So, okay na. Lang siya. Ang tagal yan, pag ganyan, napatay na hindi maayos. So, antayin lang natin. Ayan, loading na siya. So, mabasa siya. Tayo na natin bukas. Ayan. Ayan na. So, input natin ang password. Hindi lang na ginaga. Parang nawala ang touchpad. Ayan. So, mabagal siya, ano po? So, mabagal. So, kailangan natin maghintay. Ito natin. Mabagal ang mag-respond. Password natin. Input natin. Ayan. So, masyadong mabagal ang unit. Kaya, hintay-hintay lang. Ilan bang gig nito? Ilan ang hard disk? Ilan ang RAM? So, hindi natin makita kung ilan ang RAM. Kung ilang gig ang memory nyo. So, wait lang natin. Magagal. Yan. Bukas na ba? So, may go hit lang siya. Hindi ko alam kung yan ang problema niya. So, hindi lang gumagana ang ang touchpad. So, nabasa ang touchpad. Medyo wala. Pero, kita ko siya natititik. Ayan, may display na siya. So, hanggang dito na ako yung video. So, working naman siya. Yung touchpad, nag-ano lang. Medyo naglulo ko. So, medyo mahaba na ating ano, video. Ang mahalaga, napadisplay natin at natanggal natin yung blinking na 3 times blink sa numlock at sa caps lock. At ang video natin ay hindi pwede lumampas ng 30 minutes kasi hindi natin may upload sa YouTube.
So, ito, hanggang dito na ang aking video. Sana kahit papano ay nakatulong sa inyo ang ating repair na ito. Ang problema lang niya, naging problem niya is memory. Then, may water damage siya na nakita. Maaaring yun ang naging cause. So, muli, maraming maraming pong salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At i-click niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video nating in-upload. Yun din, meron din tayong Facebook account. Visit niyo lang ang Workshop Pics para makita niyo pa ang ating mga pinapost doon. Ito yung aking page. PC Technical Support. Sa Facebook po. Okay, ang group naman natin is Workshop Pics sa Facebook. So, maraming maraming salamat. Bye-bye po. Happy Monday. Bye-bye.